Kilalanin natin yung pangatlong contender na galing sa Visayas na si Erica Cabillon. From Cebu at 17 years old. Hello, Erica. Hi, Erica. Oh, saan mo siya dadali? Dito siya. Ito si Sige, saan mo dinadali mo? Pina-exit mo. Hi, Erica. Sobrang bata mo pa, Erica. Ano ba ginagawa mo ngayon sa buhay? Nag-aaral pa po. Nag-grade ka na. Grade 12. Last year na. Dua. Duwang beses na. Kamusta naman ang mga standing mo sa school? Praise God po. Isa po akong honor student. Wow, congrats. Ang galing. Thank you. Congrats naman. So, pang ilan ka? Ang standing po sa amin niya yung with honor, with highest honor. Pero kung magka-college ka na, ano ba yung balak mong kuhaning course? Gusto ko pong maging isang chemical engineer. Chemical engineer. Bakit naman yun ang napili mo? Kasi mahilig po ako sa math at science at gusto ko rin pong mag-mix ng chemicals at gusto ko din pong gumawa ng mga machines. Pinakamahirap yung chemical engineering ha? Kasi ako engineering din po ako. Pero yung chemistry yung pinakatalagang si Wilbert mahirap talaga sa amin. Kaya matalino to. Hindi saka mahirap talaga ipagsabay lalo na pag kumakanta siya tapos engineering yung course niya, di ba? Mahirap yun. Tsaka nabalitaan namin, meron ka daw sa sinalihan na contest na music pop, tama? Cebu Pop. Cebu Pop. Opo. Ano to, isa ka lang or grupo? Hindi, grupo po kami. Ang composer po namin, may kinompose po siyang kanta at kami po yung interpreters. Si Brad Emmanuel Abeliana po, yung composer. Nanalo ba kayo? Opo, wow. Sa huni ng kapataan category, kami po yung nanalo. Praise the Lord. Pero yung group mo ba dun sa Cebu, ano yun, official talaga or? Hindi po. Hindi. Parang... Dun lang sa... Saan kayo nabuo? Sa school ba? Hindi po. Sa Cebu Pop, yun po. Yung tinawag po kami ni Brad Eman. Okay. Tapos doon na kayo nagbuo, nagkumpul-kumpul kayo doon. Isa din po akong salmista, kaya po natawag ako. Anong klaseng kanta yung ginawa niyo doon? Anong genre? Pop po. Cebu Pop. Pop. Dali. Opo. Ano yung parang ano niya, topic ng kanta? Yung mensahe ng kanta? Yung team. Kumbaga. About po siya sa mga kabatanunan. Pwede mong Bisaya? Yeah, go. Para sa mga kabatanunan nga karun nga nahisalaag na nga dapat kanang mo agi sila sa saktong dan giniyahan sa mga ginikanan. Ayun, mga kabataan na walay sa landas, ayun, na lumiko sa ibang landas. Na dapat ayun, hindi sila magpadala sa mga tukso, tama po. Sakto. Ilang taon ka ba nung una kang nagsimulang kumanta? Kumakanta na po ako, 4 years old. Nung first ko pong sinalihang contest, I think mga 7 years old po ako na. Apa. Sino nagturo sa'yo? Ikaw lang bang nag-aral? Hindi po. Mga parents ko po yung mga nagtuturo sa akin. Si Mommy and Daddy ba kumakanta rin sila? Kumakanta din po. Pero ikiniklaim po namin na itong gift na ito ay galing sa Diyos. Yes, totoo naman. At dapat i-share. Opo, dapat po talagang i-share. May mga kapatid ka ba? Opo, meron. Ilan kayo magkakapatid? Apat po kami magkakapatid. Ako po yung panganay. Panganay. Ito lahat sila. Mas bata. Opo. Siyempre, siya nga yung panganay. Makuy! Si Makuy naman eh. Kumakanta ba yung mga kapatid mo? Kumakanta din po. Pero hindi yung sa contest, hindi sa labas. Ilan taon na ba yung mga kapatid mo? 15, 14, at saka 11. So parang ikaw ang pinakamatanda pala. Ay, hindi siya ang panganay nga siya. Ay, oo nga pala. Ang galing mo talaga, Makuy. Pero bilang panganay, ano yung responsibility mo as to sa mga ano? Yan po, gusto ko pong, pagkatapos ko pong graduate ng, yun po, nagtatrabaho na ako, gusto ko pong mapaaral muna yung mga kapatid ko bago po ako pumasok sa mga ano-anong relationship, you know? Yeah. Alam mo yung priorities yan niya. Po. Yan po. Oo. Pero yes, ito, tanong ko lang sa'yo, ano, Erica, kasi kanina banggit mo na member ka ng choir, di ba? Opo. Tapos, ano ka pa, busy sa school. Bukod pa doon, meron ka pa bang ibang ginagawa?
Hobbies ko po, minsan naglalaro po ako ng volleyball. Uy, mahilig po kasi ako ng volleyball. Sporty. Libero ka, no? Ano pero hindi lang po. Hindi po ako naglalaro sa school kasi nakafocus po kasi ako studies. Sa studies. Kaya hobby-hobby lang. Laro-laro. Ano po ba yung mga ibang organization na kasali ka sa school? Isa po akong SSG officer. Uy! Parang officer sa school. Anong rank po doon? Representative. Batch representative. Batch representative. Okay. Opo. Anong ginagawa ng isang batch representative? Represent ng batch, tama ba? Opo, yan! Bakit ka sumali sa tawag ng tanghal? Anong pinaglalaban mo? Gusto ko pong patunayan na... Gusto ko pong patunayan na kahit sa mga unang subok mo ay matatalo ka man o mabibigo, huwag lang mawala ng pag-asa. Darating din ang panahon na... ang perfect timing na ibibigay sa'yo ni Lord para makuha mo talaga yung pangarap mo. Iboto natin si Erica. Amen. Sa tingin ko, yes. Ito na yon. Praise the Lord! Amen. Praise the Lord!